Kinadismaya ni Cabinet Secretary Carlos Nograles sa mga balita ng pang-aabuso sa ilang COVID-19 patients, frontliners at OFWs. Ito si... Nakakalungkot po na kailangan pa nating sabihin ito. May nakukuha kasi tayong reports kami sa IATF na may binabastos, may hinaharas at sinasaktan na mga health workers, yung mga OFWs natin, yung mga COVID-19 na suspected, kahit yung confirmed, yung mga pasyente, mga PUMs, mga PUIs. May mga pinapalayas na nurse sa kanila mga inuupahang apartment, kahit may kontrata sila. Mga recovered na COVID-19 patients na ayaw papasukin sa village or sa kanilang condo unit na gusto lang naman niyang umuwi sa kanyang tahanan. Mga OFW na tinatakwil ng bayan dahil galing lamang sa ibang bansa. Ikinabahala rin ni Nograles ang pagkamatay ng isang driver sa Candelaria, Quezon matapos barilin sa pag-akalang mayroon itong sakay na COVID-19 patient. Nagbabala ito na sino mang mapatutunayang gumagawa ng alimang uri ng pang-aabuso sa panahon ng COVID-19 ay papatawan ng parusa. Dagdag ni Nograles, hindi ito panahon upang matakot, kundi ito'y panahon ng pagtutulungan. Mga kababayan, lagi namin sinasabi, we are all in this together. Tayong lahat. Kasama tayo lahat dito. Alam namin na marami sa inyo ay takot. Di lamang para sa sarili ninyo, kundi para sa inyong pamilya. Pero hayaan ba natin na yung takot na yun yung mananaig? We should not let our fear bring out the worst in us. Hindi po ito ang panahon para talikuran natin ang kapwa. Ito ang panahon ng pagmamalasakit, pagtutulungan at pagkakaisa. Yan po yung asal at diwa ng pagiging isang Pilipino.